Lord, we thank you, God, for this afternoon. Thank you for being with us, Lord, and giving us all this opportunity to come and worship you. God, it's a privilege, Lord, to serve you. So, Father, we offer your lives, our faculties, Lord, occupy us and give us your message. Father, thank you. Bless your word. Bless each and everyone's heart. Pagbalinong kaliampo na nadamod na nagahadag iti puso mi na mag-acceptar para ito'y danasaon. Father, thank you, Lord. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing upon each and everyone. Father, thank you. We give you the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Naimbag na malam sa magandang Tagalog, magandang hapon. Sa mga Ilocano, naimbag na malam. Sa mga English people, good afternoon. Sa mga Igoro, good afternoon. Sabi nila eh. But anyway, let's open our Bible in the book of 2 Kings. 2 Kings chapter 4. Oh yeah, praise the Lord. Okay. So, it's good na medyo maaga tayo dahil I think may uuwi na medyo maaga. Kaya maganda rin mas maaga para mas maaga po kayong mag-practice or kung ano-ano ang gagawin ninyo. Na? Ang iba, mamalingkit. Ang iba maglaba. Iba mag-merienda. Okay, so 2 Kings chapter 4. Let's start reading in verse 1 to 7. Ito po ang lesson natin ngayon. 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. Okay. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha. Sino si Elisha? Sino si Elisha? Successor of Elijah. Yan, disciple ni Elijah ito. Kaya si Elisha. Yeah. Maganda kung may disciple ka, medyo pumarihas sa pangalan mo din. Sa gaya yung Juana. Mayroon sa Cagayan ng first na family na couple kung saan na nag-house ang mga alagad ng Panginoon is Juana yung babae, Juan ang lalaki. Maganda yun, Maria, Mario. Pedro, Pedra. Pedra. Pedra, hindi Pedra. Okay. Your servant, my husband, is dead. So, itong asawa ng isang baro dito ay nanggaling sa company of the prophets. So, ibig sabihin, company, prophet, ano yan? Tama? At sabi niya, your servant, my husband, is dead. Kawawa naman ito na balo.
Pero mas maganda yung nabalong na talagang namatay kaysa yung nabalong buhay. Kunada, hindi ko ano. Sino ang timalasan dito? Tayag na. Abay, malasan ka? Malasan na nun ah. Nabalong ka niya. Pabalin magpunas niya, malasan man nun. You know, and you know that he revered the Lord. So itong propeta na ito, talagang naglilingkod din sa Panginoon. Pero ang question dito, bakit maraming utang? Pero huwag ninyong kunin ito na excuse na sasabihin, propeta ito, pagkat ano ang haman. Kaya nga naman isulat ito para ano eh, para aral. Para aral ito. But now, sabi niya, his creditor is coming to take my two boys as his slaves. Ito na ang kabayaran ng utang. Kabayaran ng utang, magiging slaves ka. Hindi lang yan. Marami na akong alam. Nagutang-utang-utang yung nanay. Tapos ang nagbabayad ay anak. Kahit dito sa Hong Kong. I know some of them. Ang kawawa, patay na ang nanay, hindi pa natapos na bayaran ang utang. Diba? Mahirap yan. But now, his creditors are coming to take my two boys as his slaves. Bahalo ka lang kaludan. Alahan na ba yung anak mo kapang bayad yung utang? Mahirap yun, ano? Kawawa. Next verse. Elisha replied to her, how can I help you? Paano kita matutulungan? Amo naman tinaramid na dahil tagaputa propeta niya asawa na napanood niya propeta niya. Naling niya. Tell me, what do you have in your house? Eh? Paano kita makatulungan? Sabihin mo sa akin kung ano ang mayroon sa bahay mo. O, ano ang mayroon sa bahay ninyo? Ito ang kasagutan kung paano ka magbayad. Kasi utang ang problema dito eh. Utang ang problema dito. Pero maraming lesson na mapupulot natin. Sabi niya, tell me, what do you have in your house? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo? Ang problema, maraming laman ng bahay natin. Pero puros naman, utang. May bahay ka nga, utang. May lupa ka nga, utang. Marami ka ng appliances sa bahay, pero utang naman. May computer ka, utang. May washing machine ka, utang. May ref ka, utang. Ulugan. Yan ang uso ngayon sa Pilipinas, ulugan. May taniyo. Pero ang katanungan dito, ano ang mayroon sa bahay mo? Ibig sabihin, na kung ano ang mayroon sa bahay mo, iyan ang kasagutan ng utang mo. Di supreme! Or, kung ano ang mayroon sa'yo, di ibinta mo para bayalan mo ang utang mo. Dahil, you accept it or not, walang masaya na maraming utang. Yes. Alam mo kung bakit? Slaves ka ng utang. Kaya tingnan mo, pag receive mo sa salary mo, naku, na-stress ka na kaagad. Imbis na masaya ka dahil na natanggap mo yung sweldo mo, pero stress ka kaagad. Bakit? Mamaya
fast noodles. Lunch noodles. Dinner na naman noodles, cup noodles. You know why? Because pinagbayan mo lang ang I don't
Kristino sa liwan naman. Kristino, ang daming sili doon sa backyard. Hay, napanakin rose, nagiting green ay, na bunga, tisili. Sana ingisar na. Tapos inbukbuk na, di kayo may isang sardinas na kayo baktik na yan stone. Ay, isu, tiinulang ni Didya. Yan ang ulang namin ng morning lunch. Isang maliit na Youngstown, pero isang araw na ulang namin. Pero parang ang sarap. Parang ang sarap. Tikman ninyo kaya. Hallelujah. We praise God, you know. Purihin natin ang Panginoon. Kung may magsasakripisyo, may buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil sa mga naunang na, aside from our bishop, of course, bishop and family, grabe din ang sakripisyo nila. Lahat talagang ibinuhos para sa ministry mo. And now, mga kaibigan, kahit pa paano, every time na may mag full time na, alam din niyo mga kaibigan, mayroon silang allowance kagad. Nasusuportahan na ang trabaho ng Panginoon. Yung sumahaanan na mamirmiraw at ipapasunod. Dati luglugan na, dati motor na. Uray babae, ada motor na, brum, ting, marayon. Mag-aasin pa yung tayo lang. Meaning, prosper the Lord. Amen. Why? Because there is a seed of sacrifice that was planted. Yeah? And God honor our sacrifices, mga kaibigan. Kaya, ngayon, hindi na mamirmirao ng free believers. Kung nalagto pa yun ng millionaire yung hanggang ti free believers. Amen. You know why? Magputukan po ang kung paano nagpapatayo ang free believers ngayon. Sa Pilipinas, alam niyo, mamasyal kayo, kahit lumakad lang kayo sa kalsada, dumaan lang kayo, makita ninyo ang dami-dami mga placards ng free believers kahit sa highway. Yeah? And we praise God for that. Yeah? So, your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. Wala pong iniwan ng asawa ko kahit ano, sabi niya. Maliban lang sa kaunting anointing oil siguro na natira nung ina-anoint niya yung mga pinapanalangin. Eh? I went to Japan, mag-ibos the anointing oil, i-anoint iti ulo kada balay, kada anointing oil. Ang pagkada ko lang nabati niya kung natira pa. Next verse, please. Elijah said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Wow. Sabi niya, tulungan mo ako, wala ka, ano ang mayroon ka? Sabi, wala. Except lang sa kakaunting jars. Oil. Tapos sabi ni Elijah, dito sa balong, punta kayo, go around and ask of your neighbors for empty jars. Don't ask for a just few. Huh? Siguro nuna kayo di dyan yan. Nagpatulong ka. Ipagbayad mo. Ipakita niya, basi-basit. Basi-basit nga ganun. Ay, oil. Tapos ko na, go around. Huh? Manungat ang balay tiyan dyan yung barangay yung. Huh? Oh, minig ko. Tapos, kuna na dito, don't ask for just a few. Kailangan marami ang hilingin mo. Sabi niya. Ano nga tati panunodin yung mga kasigay? Next verse. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Kaagalan, bumunod ka. Ang dami-dami, langgana siguro, ganoon ka na, Juan. Siguro ko nandiyay ni Bursmo. Ang dansa mati.
diriring na dahil ni Maria, apay na pastor. Apay na, every house na talaga, apay na burung empty jar. Wala, empty bottle. Tapos, kalsado dyan kunabi ilan siya. Tapos, after that, you close the door. Apay na ba na, alala talaga, dunga ganun. Tapos, he close na dyan door. Siguro na yung kaano ba? Ay, sus, adan sa mag-tiin. Basbasit na ito yun na baka na-stress na natay ni lakay na. Nag-awan tayo baka sa kunanda. Kunanda siguro niya. Siguro mapanda at siri. Panda siguro siri po ta. Imagine ko kani. You would just imagine how many gallons niya, bottles, o pan, na mapanda binulbulon. Puros yung tibay. Tapos santo ang kulong. Tapos ang kulong. Ay alamangan di dyan talagang lakas lang ang dati sam-samting na nung mapan ang kulong pa lang. Behind you and your sons. Tapos sabi niya, pour oil into all the jars. Talagang di. Let. Kita niyo ito yan. Nakabasit na ganun. Nagaduha jars. Nagbasit niya yung oil. Nagaduha niya yung jar na. Yung kardana. Yung tour ko na. Yung bakit, sino may tumating mamati? Diya yun yan. Ba't imatid nga na na nakagpalat yung ano nga planggana for example. Tapos ko, saan mong tibuyat? Eh, kagubuyat pa yung diya. But you see, huh? Pour oil into all the jars. And as each is filled, numapuno, put it to one side. Numapuno, ilasin mo. Numapuno, ilasin mo. Numapuno, ilasin mo. Kaya bakit ka oil? Kasalamat na tutipan panunod di tao, ha? Next verse. She left him, and afterward, shut the door behind her and her head in her sons. So makita natin dito na nag-obey itong widow. Yan. Nag-obey. They brought the jars to her, and she kept pouring. Tingnan ninyo. Ibinig niya, ay, si Kaman mo, tinagbasit ka lana. Pour up mo, mapunpun mo. Ilaslasin dahil mapunpun mo. Miracle. Miracle is happening. Impossible din na. Bati-bati na lanahan na may bibos. Siyempre ah, hindi nag-start na yun po na siguro. Alam, mapunpuno ko, talagang talagang may Diyos. May langit mamabungasan, makakaga. Siyempre, in-enjoy na na. In-enjoy na, in gana nga ko. Isuha ko na dalita. Next verse. Bring me another one. Una na, we have to buy. But he replied, there is not a jar left. Then the oil is flowing. Imagine that. Pour out na. Ang mga ibig ko, hindi na umubos. Tapos nung wala nang malalagyan, doon na nag-stamp. Ang galing, no? Maaraming kumamag di dyan. Mamuyo naman minsan, maaraming di dyan. Naman tayo mapanpansin. Pumamingsan kita, nagbatid ng kardino, aduti mga lumaan ng maibitibos. Kanaya, nagbatid ng kardino, apay na ang maibitibos. Ikumparang iti kardino di ang believer, ako na kuling lima na lang yung ibitibos dan. Manata na kagwa na mamangmangan.
pagbandihan ng gano'n tikin na nakot ko na lang, abay din masiti ka no. Isang bandihan ang kinain, sabi pa, lumiit daw ang kanyang kinimusing ka no. Yes. And the last verse says here, she went and told the man of God. Nung natapos yung mga instruction ginawa niya, nagmaterialize. Dahil she followed the instruction. Pero she did not stop it there. Hindi huminto doon. Hindi niya sinabi, ay, aluti o yun kun. Inakitila ko taad dati iya o sa rinmi nga gina. But you see, she went to report. She went and told the man of God. E so, dahil tati ka po na mga may adati reporting. I-report tayo na niya ang aramidon tayo para ti ako. Yeah. In response to the instruction that we are receiving. And he said, kunan ni Elisha, he said, go, sell the oil, and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Go and sell, baka mula ako, punta mo, iminta yan. At alam ninyo, for sure, nabinta ka agad. Nabinta ka agad. Pero kung hindi niya ni-record yun, hindi nabinta yan. Go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Ah, hallelujah. Nang titao, mapangkat, ilakong, kat bayadan ti utang mo. Nana, kat jay mabati, iso ti pagbyagyo na agina. Ngam ti tao, magda ti paglaklanda, gatangan daong amin ti kasapulanda, kung tuno agda itinabati, iso ti pagbayad na jay utang da, ngam kurangan. Iso nga, mabayad na may bibus na mabayadan ti utang da. Taumon ko na ganin jay self. Ngam, ditoy, you pay first, then what is left, that is yours. Okay? Nga niya ti kurang na de bendisyon ti ako, iso ti mang ananay, na po natap tuntunog ka ti instruction. Amen. Amen? Okay. What are the lessons? Isa nga, ititapik tayo, kat lessons from the widow with the little boy. Huh? Anya nagiti lessons na mapidot tayo, iti da ito'y nga istorya, da ito'y nga balo. Okay. Ano ti balo dita, da ito'y iti... Ay, oo. Ano pala, no? Tagalog. Please remind me. Nagaling ako sa Japan na puro sila Tagalog ko. Pero parang napago ako nagtatagalog. Doon sa Japan, for almost 100, yung last na service namin, yung last Sunday ko, doon sa South, nag-join kami is almost 100. Out of that 100 people, siguro, kulang-kulang pang 10, ay gusto, ayan. Siguro, just more than 10, ang iburot. Yes. Yeah. Imagine that for that almost 100 people, siguro mga 15 ang Igorots. Karamihan Tagalog, taga Southern Luzon and Visayas and Mindanao. Okay, so let's go now to the lesson that we could pick up in this story of the widow with the little oil. Okay. Unang-una is, number one lesson that we could
Naomi here, yes? When you are in trouble, seek godly wisdom. Or in short, go to the man of God. Hannah, hindi yung kung may problema ka, ay kung saan-saan ka. Yeah? You go to God. You go to the man of God. Ang napakaganda ginawa ng bago dito, pumunta sa alagad ng Panginoon. Pumunta kay Elisha. Okay? The next is, sabi ni Elisha, sabi niya, what is in your house? Yeah. What is in your house? It means, lesson that we could learn is, we need to be honest. Kailangan be honest tayo. Kung hindi mo sabihin ang totoo, hindi ka matutulungan. Kahit ang abogado, kung hindi mo sabihin ang totoo, hindi ka matutulungan. Kahit ang doktor, kung hindi mo sabihin ang totoo na pakiramdam mo, ha? Hindi ka matutulungan. Kaya noong pumunta kami sa, kwan, pumunta kami doon sa Queen Mary, sabi niya, Nahihilo ka ba? Sabi ng doktor sa akin. No, sabi. Madalas ka bang nagutok, magugutok? No. Hindi ba yung anong tinanong niya? Marami siyang tinanong, pero wala naman akong feeling na ganun. Kaya sabi ko, no. Tapos sabi niya, well, you can. Paminan sa akin. Well, you can. So, di ay, ipakita ko din dyan yung laboratory. Pinakita ko yung laboratory result nang pumunta ako sa Binget Lab. Sa Binget Lab noon sa Baguio. Yung nakita nila, so chinik niya ang blood sugar ko. Nung chinik niya yung mga blood sugar ko, nakita ko, 6.7. Oh, medyo nagmulungan na. Sabi ko. Kaya, hindi nila binigyan pansin yung kasi yung result ng lab ko doon sa Baguio is 15 point something. Yeah. And went down to that one. Yeah. Pero nag-check ako kanina yesterday. Nako, medyo tumaas, 7.7. Ganun. Kaya ang binigyan nila ng pansin is yung cholesterol. Kasi medyo mataas. Mataas. Sa bagay, konti lang, pero yan na lang ang next. Sa bagyo, ang binigyan nila ng pansin yung blood sugar ko. Pero noong pumunta kami dyan sa Queen Mary, yung cholesterol ko ang binigyan nila ng pansin. Kasi medyo mataas ng more than 1 point. At least halang basit pa lang. Okay. Kumuha ulit sila ng dugo. Ako sabi niya, we will call you. If there is problem, we will call you. But if no problem, no call. ilang araw, wala naman call. Ibig sabihin, no problem. Okay. You know, if you will not tell the truth, if you are not honest, hindi ka matutulungan. Yeah? Kaya ang napakaganda dito, we need to be honest to the Lord. Yeah? We need to be honest. Kahit ganun ang ginawa ni yung bago, kaya sabi niya, mayroon kaunti lang, kahit paano, kahit konti lang, sinabi niya. Kung ano talaga ang mayroon. Kasi, huwag natin na ipipilit na mayroon tayo kung wala. Di ba? Huwag natin ipilit na alam natin kung hindi natin alam. Maging honest lang tayo. Huwag natin ipaglaban kung nagkamali tayo o nagkasala tayo. Mas maganda yung sasabihin natin, Lord, alam mo, nagkasala ako, Panginoon. Bakit mo ka i-ato-atulunihan? Alam din naman niya. Yeah? Di ba? Everything is open to Him. Pero ang tao, magaling mag-atuluni. Yeah. So, makita ng Panginoon, ano ang nangyari? Nagiging honest ko ito. Okay. Yan po ang isang aral. Magiging honest po na tayo.
You see, ah, nagiging honest itong bago na ito, and the miracle that God made through her is this farmwedo became a distribution channel for the kingdom of God with just one small jar of oil. Alam niyo kung ano ang mayroon ka doon, and willing po kayo at totoo kayo sa Panginoon, gagamitin kayo ng Panginoon na channel of blessing and channel of salvation. Yeah? If we will go deeper about the meaning of this parable or this story, yes, we are going about evangelism. Actually, if we will learn deeper about it, is itong mga souls na ito, itong mga vessels na ito, ito po ang mga souls, ay empty souls. Empty souls. Yeah? And the master is commanding this widow to go around to his neighbors. Hmm? And ask for empty vessels. Other version says vessels. Go around and ask, go around and share the word. Go around. Shutting the door, it means you go inside your house, inside your room, and pray. So that these empty vessels will be anointed and you will receive the anointing of the Lord, which is the oil. Amen. Amen. And this widow went around and asked, close the door and pray so that these empty vessels will be cleansed and they will receive that anointing. Itong bago, hindi naman dyan basta pinur out yung mga jar doon. Sigurado nililisan muna ang mga battles na yun. And the same, God will cleanse us. We ask the Lord for souls, but we need to go around. Amen po ba? Amen. That's why continuous evangelism is needed. Kailangan po mga kaibigan. And we know, and we know that God had brought us here for a purpose, and one purpose is to work and to win souls for the kingdom of God. Amen. Hindi tayo basta makapunta dito para mag-evangelize without our visa. That's why God made a way. Magkaroon kayo ng trabaho para magkaroon ng visa para matustusan ang pangangailangan ng pamilya, pangangailangan ninyo, at ganun din ang trabaho ng Panginoon para maraming mga empty souls will come to the Lord. Amen? Amen? At hindi lang yun, pati yung pamilya ninyo. Makilala ang Panginoon. Kaya napakabuti po ang Diyos. Kaya this time, you know, if you will just look around what is happening, the world is becoming worse and worse. Tingnan ninyo sa China ngayon. Sa China ngayon. That's why we cannot go for their anniversary this time. Hindi kami makapunta ng anniversary nila. Kasi nagiging stricto sila ngayon. Kung paano po ang pag-i-stricto nila noon, mas grabe ngayon ang persecution sa China. You know why? Every house may sensor yan. Everywhere, every person that will go there, may surveillance po. Kaya wala na, yung tatlong kapatid natin, natiling na. Mismo sa ano pa ng amo, yung isa. Noon, hindi masyado. Kaya ang mga kapatiran natin, beneficial sa kanila yung nakamas.
Noong may COVID, nakamas lahat. Tapos habang nakamas sila, nakasombrero pa sila. Dahil may face, Pero ngayon, grabe mo. Every house, every person na napapasok mo, accordingly, dalawang sumusunod na nagmamanman sa kanila. That's why there is no use for us to go. That's why we have meeting niya, Monday siguro. Mamayang gabi sana, pero hindi po available yung pastor natin. Gumagrabe ang sitwasyon. Gumagrabe ang sitwasyon. Kaya tayong mga anak ng Diyos, kailangan talaga mag-move tayo. That's why we need to intensify our evangelism this time. Ibalik natin yung talagang boldness natin na pag-evangelize. Yung sipag natin sa pag-evangelize. Yung pamilya natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kung kailangan mo ang tulong ng mga pastors natin doon para bisitahin ang pamilya mo, you can do. You give me the number and we can send it to our pastors in the Philippines. Kaya sabi ko sa Japan, sinabi ko din dito yung mga staff natin. Sabi ko sa kanila, we need to have burden for the salvation of our family. Sabi ko, hindi ba ninyo napansin dito? At hindi ba kayo naging aware sa mga pangyayari? Tingnan ninyo ang sabi ko. Your family, how many years na nandito kayo sa Japan? Kayo din, how many years? Sino ang may 1 year dito? 1 year na? 2 years? 3 years? 4 years? 5 years? 7 years? 6 years? 9 years? Wala? 8 years? 9 years? 10 years? 10 and above? Siya. 10 and above. Ganun din sa Japan, karamihan, mga 5, ganun. 3 to 5, ganun. Kasi yung 3, kung matapos yun, we need to go back. Pero ngayon, pwede na yung 5. Yan, 5, mayroon din yung mga residentina in above. Sabi ko sa kanila, pumunta kayo dito para magtrabaho. Dahil, aminin man natin ang hindi, para gumanda ang buhay. Tama? Para yung pamilya natin, at least man lang makapag-aral ang mga anak. At least man lang ang mga anak, matikman nila ang Jollibee at McDonald's. At least kahit papaano, medyo umangat ang buhay. At least man lang ang pamilya natin, at least man lang ma-improve ang bahay na dito. Kaya sa ilang taon na nandito kayo sa abroad, umangat ang pamilya. Nag-aral ang mga anak. Tumataba sila. Gumanda ang buhay. Pero sabi ko, but lahat ng sakripisyo mo sa ilang taon, puros pamilya, 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 umangat na, tumaba na sila, yumaman na sila. Pero inisip mo pa ba ang kaligtasan nila? Inisip mo ba ang kaligtasan nila? Na sana ang inalagaan mo, ang sinuportahan mo sa ilang taon ay hindi lang basta babagsak sa impyerno. Kung pinahalagahan mo ang buhay ng pamilya, anak mo, para umangat at gumanda ang buhay. Sana ganun din
ang desire ng puso mo. Nang inalagaan mo yan, ay hindi nang babagsak sa impyerno, kundi pupunta rin sa kaharian ng Panginoon. Amen? Naisip ba din ninyo ito? Ang saya-saya ninyo dahil may cellphone ng anak niyo. Ang saya-saya ninyo, umangat, gumanda. Mataas ang pagbuhat kay sayang kapitbahay. But how about their salvation? How about their salvation? Kaya sana po, kung gusto ninyo talagang maligtas din ang pamilya ninyo, there is always a way. There is always a way. Kung nakatawid kayo, kung uuwi kayo, bakit hindi kayo magpala? O hindi kayo ng Thanksgiving? You ask your neighbors, you ask your pastor, you come. Kung hindi kayo makauwi, o sige, kung mag-birthday ang anak ninyo, o sige. O ito, pastor, ang address ng parents ko, address ng asawa ko. Please. Kaya sabi ko sa Japan, kung isipin ninyo every time na magpadala kayo ng allowance ng anak ninyo, suporta ng pamilya ninyo, isipin din ninyo ang kaligtasan ninyo. Nag-react mo, mahirap kung maniligtas tayo tapos sisingilin tayo ng Panginoon sa mga mahal natin sa atin. Kaya sana po nandoon pa rin yung desire sa puso natin. Amen? At magiging channel tayo. Magiging obedient tayo. Itong dami na ito, talagang she went around. She went around. Pero hawak-hawak niya yung kapangyarihan ng Panginoon because she is obeying the command, the instruction of God. You know, if you are doing with the instruction, and you are doing the command of the Lord, the mercy and the power and the miracle of God is there. Kung may kuyugin ka. Amen? Amen. Yan. So, let's continue. You know why bakit naging victorious itong woman na ito? Because she is willing to give up. Willing to give up. She is willing to go. She is willing to pour out. Yeah? Kaya don't be tempted na you hold on because you don't know and you cannot see where the next supply will come from. Nung aminsan kikitaan tayo, ay, madiktaw sa randa ito, ay, na, anya nga ito, di sumarunong nga, usarot, kun-kun-kun-kun na tayo. Yan. Iho-hold tayo. But you see, you know, God will honor your seed that you are planting. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, let's continue to really serve the Lord, kagaya ng woman na ito, na talagang willing siya. And, you see, nandoon na lahat yung oil, di ba, pumunta sa servant of God, nag-report, that is submission. That is submission. Okay? That is submission. You are obeying. You are honoring the servant of the Lord. Yeah? You believe, and you are giving thanks to Him. That's why you respect Him. That's why you went, she went again. Hala ko naman, oh, ibibinta ko na, marami na. No. She went to report. Then, that is, sabi ko, submission. Once that you submitted, everything is covered. Everything is covered. That's the reason why wala tayong mabasa dito na nahihirapan siyang nagbinta sa maraming oil. Wala tayong mabasa dito. Kundi ang nangyari, in bless ng Panginoon, na binta ka agad. Kaya, itong man of God, sabi na, you go!
destruction. Kaya makita natin dito na ang oil niya na binta dahil nag-obey siya sa ating Panginoon. Kaya tell you, even in the midst of her own problems, ano ang nangyari? Siya pa rin ang solusyon. Okay? Siya pa rin ang solusyon. Ginamit ng Panginoon na naging channel itong babaeng ito para maraming kaluluwa na mabless sa pamamagitan ng kanyang buhay. Yeah? And God can do that also. God can use everyone, even in the little things that we have. God can use us so that we will become a channel of blessings to others. Isu maulay na taadakin ka na basit. Kung talaga, you are submissive to the Lord, you are willing na magpagamit sa Panginoon, willing to pour out, willing to go, yeah? Willing to give up, willing to submit to the Lord, God will bless you and you will become a channel of blessing. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya kahit sabi mo, kakaunti lang ang alam mo, kakaunti lang ang gift mo, pero if you give it all to the Lord, and God will do something, and supernatural miracle will come upon you, and you will be used mightily by God. Na yung kaunting bagay na yan, pinalaki ng Panginoon para gamitin ka sa malaking bagay para sa Kanya. Amen? Amen! Amen. Kaya in 2 Corinthians chapter 12. Chapter 12, verse 9 to 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Kaya, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses and insults and hardship, in persecutions and difficulties. When I am weak, then I am strong. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Pwedeng baliktarin ng Panginoon ang kaunting bagay na isinabmit mo sa Panginoon, magagamit niya para sa malaking bagay. Kung ano ang weaknesses natin, alam ng Panginoon niya. But as we submit to the Lord, that weaknesses, my grace is sufficient for you, sabi ng Panginoon, God will empower you. God will strengthen you, so that you could overcome that weaknesses, and after that, you will be used mightily for the kingdom of God. Amen? Amen. Kaya tignan natin, kahit bago na ito, kahit kaunting oil, ginamit ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon bilang channel, kung ginawa ng Panginoon sa bago na ito, gumawa ng Panginoon ang milagro sa kanyang buhay para siya'y magamit. God can do it also to you. Amen. And to me. Why? Because God is the same yesterday, today, and forever. If He did miracle before, God can do miracle even today. Amen. Amen? Kaya may the Lord bless each and everyone. Let's continue to submit ourselves to the Lord. Let's continue to do the instruction.
And always remember, okay? One key of the widow's victory is the servant of God. Is the servant of God. Isa nga, kaya importante ang leaders, importante ang pastor. Because they are the representative of God here on earth. Yeah? As you will continue to obey their instruction from the Word of God, God will make us victorious. And be blessed by Him. Father God, thank you Lord for this word that we have heard. O God, tulungan mo din kami para mamuhay ayon po sa iyong kalooban. Salamat sa buhay ng widow ito. Nasa kasagsagan ng kanyang problema, siya po ay lumapit sa iyo. Ibinigay mo ang iyong command sa kanya. And he did it, Lord. She did it, Lord. She obeyed it, O God. And we saw, Lord, na kalakip ng milagro ang pag-obey niya sa iyong instruction. At siya po ay nagiging victorious. Siya po ay nagiging victorious, O God. At hindi lang nabayaran ang mga utang, kundi siya po ay namuhay sa iyong supply mula sa kami. O God, thank you. Thank you, Lord. You can do it also, each and everyone. As you continue to come to you, submit everything, willing, O Lord, to be used, willing to pour out, willing to give up, willing, and be honest, Lord God, into your presence. Lord, you could do miracle also in the life of each and everyone as we will do your instruction to us. Father, bless your people. Bless us, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil binigyan mo ng solusyon ang problema ng balong ito. At kung anuman din ang problema ng bawat isa, alam din namin, Diyos, na habang kami sumusunod sa iyo, ay binibigay mo, Panginoon, ang kalutasan ng aming problema. Binibigay mo, Panginoon, ang kasagutan at katugunan ng aming panalangin. Kaya, Panginoon, patuloy na tulungan mo kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. At alam po namin, habang kami po ay sumusunod sa iyo, kalakip nito ang milagro mo, Panginoon, na mapa sa amin. Father, thank you, Lord. Bless your people, O God, and help us to obey. We glorify you in Jesus' name. Amen. Amen.